Welcome to Madam Ems. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. Maraming naniniwala na ang pagkain sa gabi ay humahantong sa pagtaas ng timbang o maaaring sa pangkalahatan ay masama para sa iyong kalusugan, ngunit ang digestive tract ay bihirang pumasok sa isip. Gayunpaman, ang mga may kasaysayan ng heartburn, acid reflux at GERD ang pinakamapanganib sa pagpunta sa kama o sa sopa kagad pagkatapos ng kanilang huling pagkain o merienda. Bilang karagdagan, ang huling dekada ay nakakita ng isang makabuluhang pagtaas sa proporsyon ng mga mas batang pasyente na may GERD, lalo na ang mga nasa hanay ng edad na 30 hanggang 39 taon. Ang pinakakaraniwang sintomas ay heartburn, na isang nasusunog na sensasyon sa gitna, itaas na bahagi ng iyong tiyan na posibleng madaling malito sa isang sakit ng tiyan. Noong 2005, isang pag-aaral ng isang pangkat ng mga Japanese researcher na inilathala sa American Journal of Gastroenterology ang unang nagbigay ng ilang antas ng ebidensya na ang mga may mas maikling pagitan sa pagitan ng hapunan at oras ng pagtulog 3 oras o mas kaunti ay may mas mataas na panganib ng pagdurusa sa mga sintomas ng GERD. Mahilig ang lahat ng midnight snack. Ngunit maaari bang talagang masama para sa iyo ang pagkain bago matulog? Sinabihan tayong lahat na ang pagkain bago matulog ay maaaring magkaroon ng hindi malusog na epekto, ang pinakamalaking pagtaas ng timbang. Ngunit depende sa kung ano ang iyong kinakain, maaaring hindi ito ang kaso. Kaya, paano nakakaapekto ang pagkain bago matulog sa iyong katawan? Ang iyong katawan ay tumaba kapag kumuha ka ng mas maraming calorie kaysa sa iyong nasusunog. Ito ang kaso kahit kailan ka kumain. Ang direktang pagtulog pagkatapos mong kumain ay nangangahulugan na ang iyong katawan ay hindi nagkakaroon ng pagkakataong masunog ang mga calorie na iyon. At, ang pagkain ng marami pagkatapos ay hihiga agad sa sopa o kama ay maaaring maging kasing mapanganib. Ang pagkain ng maagang hapunan ay nagbibigay daan sa oras ng iyong katawan na sunugin ang mga hindi gustong calorie bago matulog. Ang mga merienda sa gabi ay kadalasang mataas ang calorie na pagkain, gaya ng ice cream o potato chips, kaya mas mahalagang panoorin ang mga uri ng pagkain na kinakain mo bago matulog kaysa kapag kinakain mo ang mga ito. Ang pagkain bago matulog ay maaari ding makaapekto sa kung gaano ka kakatulog sa gabi. Ang mataba o mabibigat na pagkain ay maaaring magdulot ng pagdurugo at pananakit ng tiyan. Gayun din, ang mga maanghang na pagkain na nagdudulot ng heartburn o hindi pagkatunaw ng pagkain ay maaaring makapigil sa iyong makapagpahinga sa gabi. Gastroesophageal reflux disease, o kilala sa madaling salita bilang GERD, ay kung ano ang mangyayari kapag ang iyong tiyan ang nakaranas ng acids backflow. Ito ay isa sa mga pinakakaraniwang kondisyon na sanhi ng paghiga kaagad pagkatapos kumain. Ang katawan ay karaniwang tumatagal ng ilang oras upang matuno ang pagkain, at ito ay pinakamahusay na nangyayari kapag nakatayo o nakaupo. Ang katawan ay nagpapabagal sa panunaw kapag ikaw ay natutulog. Nangangahulugan niyo na ang pagtulog kaagad pagkatapos kumain ay pumipigil sa iyong tiyan na matuno ng maayos ang pagkain na iyong kinain. Ang hindi pagkatunaw ng pagkain ay maaaring makaramdam ka ng kakulangan sa ginhawa sa iyong itaas na tiyan at maaaring humantong sa karagdagang mga komplikasyon sa hinaharap. Ang iyong katawan ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 oras upang masunog ang mga calorie na iyong nakain. Ang pagtulog anumang oras bago iyon ay nangangahulugan na ang iyong metabolismo ay hindi nagagawa ng maayos ang trabaho nito. Na maaaring humantong sa pagtaas ng timbang at, kung ito ay hindi makontrol, labis na katabaan.